What is up, Mama Monica? So welcome back to my channel. This is Anamali Manisipo back again with another video. Today's video, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba makauwi sa inyong probinsya ngayong pandemic. Okay, after this MECQ, siguro magkakaroon ulit ng biyahe. But not sure kung paras pa rin ba ng mga requirements ang hihingiin sa mga uuwi ng probinsya, especially sa province of Catanduanes, Bicol Region. So, una sa lahat, itong video na ito, hindi naman talaga siya yung step by step talaga. It's up to you guys kung paano nyo gagawin yung pag-comply ng mga requirements, kung paano kayo makakauwi sa probinsya. So, sa aming case kasi, since merong mga validity yung travel authority, yung medical clearance and the rapid test, nag-book muna ako ng flight ng nanay ko and ng ate ko. So, nag-book muna ako ng flight sa Cebu Pacific via online. Then, pagkatapos nun, since meron na silang schedule kung kailan sila uuwi, saka sila nag-schedule kung kailan sila magpaparapid test. So, ito muna yung mga requirements before the MECQ. Ito, dito nyo makikita yung mga requirements. After MECQ, I don't know kung same pa rin ba ng requirements ang i-require nila para sa mga LSIs. And the kung ano-ano pa. Kasi dyan, yan. Yan yung mga requirements. Okay ka pa ba dyan na? And sunod naman, since alam na nila kung kailan sila uuwi, ang nakalagay kasi dyan, rapid test, ang validity ng rapid test is 3 days before your flight or 3 days kasama na yata yung flight mo. Basta pagdating mo dun sa isla, kailangan 3 days yung validity niya. Tama ba? 1 week before ng flight nila, saka ako sila binook. Okay. And then, ang una nilang ginawa is nagpa-rapid test muna. Rapid test. Then, after ng rapid test, hihintay mo yung result. And then, pag nakuha mo na yung result, pupunta ka sa barangay ninyo. Sa barangay kung saan ka naroroon. Okay, kung andito ka sa NC or for example kami. So, after nun, pag dating nun, bibigyan kayo ng medical certificate. Swerte nyo kung makakakuha kayo ng medical certificate sa mismong araw ng pagpunta nyo doon. So, kasi sa case ng ate ko tsaka ng nanay ko, naghintay pa sila ng 1 or 2 days bago nila nakuha yung medical certificate nila. So, pabalik-balik sila doon. And then, pagkatapos na makuha ang medical certificate, by the way, bago pala kayo bigyan ng medical certificate, kung meron kayong kasamang senior citizen, hingian kayo ng acceptance chururut ng barangay. Yes, yung acceptance certificate na manggagaling sa barangay kung saan kayo dadating. Or yung uuwian yung barangay. So, pwede kayong humingi sa barangay ninyo. Pero doon sa list kasi na pinost ng page ng Catanduanes, hindi na required ang acceptance
Chororot na yan. Pero, nakas-nakas ang boses na yan ah. So, after ng rapid test, result, medical certificate. But before you can get your medical certificate, if may kasamang senior citizen, kailangan ng... ano ang kailangan? Kailangan ng acceptance certificate na manggagaling sa barangay kung saan kayo dadating. Then, pag nakuha nyo na yung medical certificate nyo, pwede na kayong pumunta sa police station para kumuha ng travel authority. Like this one. Okay? Doon pala sa nakalagay sa post ng page ng Katanduan is requirements bago ka makakuha ng travel authority, kailangan mo ng flight details. Kaya yun yung reason ba't ako nagpabook ng flight nila agad-agad. So, pero depende kasi sa police station ng pagkukuhanan kasi dito hindi nila ni-require kahit daw hindi na makita yun, yung flight details. Basta yung requirements andun. So, maswerte kayo kung makakuha kayo agad ng travel authority. But, yung iba kasi hindi nagbibigay agad. Yun guys. And then, pag nakuha nyo na lahat ng requirements ninyo, ready to go na kayo, kailangan dala nyo lahat, kailangan yung rapid test nyo pala is negative. Medical certificate valid for and travel authority, and then you can go na. Ipe-present nyo yun sa pagdating nyo sa airport. Kung patunay na may flight kayo sa araw na yun. But, kailangan nyong makipag-coordinate sa LGU nyo. Okay, para alam nila kung sino ang susunduin or may susunduin ba. Kasi doon sa isla ng Catanduanes, by LGU ang pagsundo sa mga LSIs or sa mga pauwi ng probinsya. And pagdating nyo doon, kailangan nyo sumunod sa health protocol, kailangan mag-face mask, kailangan naka-quarantine ng 14 days, hindi kasama yung araw ng pagdating ninyo. So, araw ng pagdating ninyo plus 14 days, that's it. Pagka 7 days ninyo ng quarantine, is swab test kayo doon. And hindi kayo makakalabas. Pag halimbawa 14 days na kayo naka-quarantine and wala pa yung result, hindi pa rin kayo makakalabas. So, ayun lamang. Pero after ng MECQ, I don't know kung magbabago ba yung inyong requirements na kailangan bago makauwi ng isla ng Catanduanes. So, para sa mga nagtatanong, ito na ang sagot. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, share, and comment if you want. That's all for today. Bye-bye.